Okay, magandang araw sa inyo at welcome back muli sa channel ko. Ayan, meron tayong din gagawin dito na mixing amplifier concert. Ayan, ang model niya ay EV630V B+. Yeah. May USB na to, and then may Bluetooth na rin siyang kasama. And then meron siyang input na apat na mic. Yan. Mic 1, mic 2, mic 3, mic 4. Yan. And then yung mga control ng mic niya. Balance, eco, tsaka low, medium, high. Yan. Okay. Ang problema nito, wala raw sounds. Saksak natin para makita natin. Nakabitan ko na rin to ng speaker. I-on natin yung power niya. Meron siyang naka-built in na FM, kung makikita nyo. Ayan. Naka-FM na yon, walang sounds. Pero may lumalagatik lang dun sa pinaka-speaker natin, lumalagapak. Pero wala siyang sounds. Subukan natin sa USB. Nakikita nyo, nagpi-play na yung USB pero wala pa rin sounds. Ayan, lumalagapak lang yung pinaka-speaker niya pero wala siyang sounds. Ayan, kung maririnig nyo, lumalagapak lang. Okay, buksan natin. Share ko sa inyo kung anong sira na makikita natin. Buksan natin. Ayan na, buksan na natin yung pinakatakip niya. Ang ginamit nga palang output nito ay 5198 tsaka 1E941. Ayan. Bali, dalawang transistor lang to sa right channel, dalawa din dun sa left channel. Bali, apat lang lahat na transistor yung ginamit. Okay. Ang una muna natin gagawin dito, check muna natin yung bias supply natin, kung meron siyang supply yung bias. Isaksak natin. Power on muna natin. Ayan, may power on na. Ilagay lang natin sa 2.5 yung tester natin. Yung bias na susukatan natin base in emitter, doon tayo magsusukat sa base in emitter ng output natin para makita natin kung may supply na bias. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo, wala siyang supply. Ayan. Tingnan natin yung kabila. Wala rin supply. Ibig sabihin, walang supply yung bias niya. At maririnig nyo, tingnan nyo, maririnig nyo yung relay niya. Kung mapapansin nyo yung relay niya, tumutunog, nag-on off yung relay niya. Ayan, maririnig nyo. Ayan. Ayan. Nag-on off yung relay niya. At walang supply yung bias. Check natin yung kabilang channel kung meron. Sukatan natin yung kabilang channel kung normal yung bias. Eh, ito naman yung sa kabilang channel. Sukatan natin kung wala rin tong bias supply. Tingnan natin kung walang bias supply. Ang sinusukatan natin yung base emitter. Huwag yung gitna, kasi collector yun, mataas ang supply ng gitna. Masisira yung tester nyo pag doon nyo linagay. Yung susukatan natin ng bias,
base emitter, yung magkabilang dulo. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, wala rin supply. Ibig sabihin, walang pumapasok ng supply dito sa, walang bias supply dito sa output natin. Check natin yung fuse nito. Tingnan natin yung fuse. I-off muna natin. Tingnan natin yung fuse niya. Kasi walang bias supply na pumapasok, lumalabas dito sa, wala tayong nasusukat na bias supply dito sa pinaka-output natin. Kaya hindi nga magkaka-soundstorm. And then yung relay, kung maririnig nyo yung relay, on-off lang yung relay niya, on-off lang. Tingnan natin yung fuse, sukatan natin yung fuse niya. Kasi napansin kong fuse, parang pumutok yung fuse. Ayan. Tingnan natin, sukatan natin. Lagay lang natin sa resistance yung tester natin. Ayan, open yung fuse dito. Ngayon, ang tanong natin dito, bakit nag-open yung fuse? Pwedeng nag-short yung, may nag-short na pyesa dyan. Kaya nag-open yung fuse. Open yung fuse ng supply natin. Ang gagawin natin dito, i-testing muna natin yung mga output nito, baka shorted, kaya nag-open yung fuse. Hindi kasi basta-basta mag-open yung fuse kung walang nag-short. Testing muna natin yung mga output nito, yung mga transistor output natin, baka shorted. And then, pati na yung mga bias transistor natin. Tingnan natin kung may nag-short. Check ko muna isa-isa. Balikan ko kayo para makita natin. I-share ko sa inyo mamaya kung ano makikita natin sira. Ayan, inisa-isa natin tanggalin yung output natin, transistor. Bali, may nakuha tayong dalawang sira, shorted itong dalawang transistor sa magkabilang channel. Yung isa 1941, yung isa 5198. Ayan, i-testing natin para makita natin. Kaya kung mapapansin nyo, dapat yan, pag na-reverse mo yan, walang palo. Kabilahin yung palo. Ibig sabihin, shorted na to. Bali, shorted na itong dalawang output na nakuha natin. Ngayon, ang sunod natin gagawin, bago tayo magkabit ng bagong transistor, bago tayo magkabit ng mga output, i-check muna natin yung bias natin kung normal na. Kasi kung normal na yung bias natin, hindi na kailangan natin isa-isahin pa yung mga drive transistor natin. Kaya i-check muna natin yung mga bias natin para pagkabit natin ng transistor, ng output, siguradong hindi siya puputukin. Kasi pag mataas ang supply niyan, nasisibakin ulit yung kakabit natin. Kaya kailangan siguraduhin natin kung normal yung bias. I-supplyan natin yung, check natin yung bias ng output, yung terminal ng output natin kung normal. Mababa lang yung bias niya, nasa 0.24 lang, 0.35, mga ganun lang. Kaya kailangan normal. Ayan. Kaya lalagay lang natin yung tester natin sa 2.5. Ayan, 2.5 volts DC. Ayan. Sukatan natin. I-power on natin. Ayan. Ayan, naka-power on na. Tingnan natin yung... Kaya ng sinabi ko kanina, base emitter yung lagi yung sukatan natin, yung magkabilang dulo. Yung gitna niyang collector, mataas ang supply niya. Kaya dito tayo sa magkabilang dulo. Ayan.
Normal yan. Yeah, normal. And normal din. Yun, isang terminal ng output natin ang walang supply yung bias. Yan. So sundan natin 'to kung saan channel 'to pumunta. Titingnan natin yung mga drive nito o kaya resistor kung kami nag-open. Walang bias supply, walang supply itong isang transistor terminal natin. Walang supply yung bias. Mag-iisa-isa tayo dito ngayon sa mga drive transistor natin na pinuntahan ito. Para makita natin bakit wala siyang supply dito. Pero yung kabilang channel, normal. Ibig sabihin, walang problema dun sa kabilang channel. Di na kailangan isa-isahin yung drive transistor natin. Dito lang tayo mag-isa-isa sa kabilang channel. Kasi walang supply yung kabila. Yung isang terminal mayroon, yung kabila wala. Okay, isa-isa natin. Balikan ko kayo. Check ko muna isa-isa yung kabilang channel. Ayan, check natin yung 0.25 na dalawang resistor. Open yung isa. Ayan. Kung mapapansin nyo, open. Ayan. Open yung isa. Ayan. Baka kaya walang supply itong isang bias natin dito sa may isang transistor. Kasi dahil dito open yung 5 watts 0.25 natin. Ito yung kaninang may supply, ito yung wala. Kabitan natin ng pansamantalang resistor para makita natin kung magkakaroon na siya ng bias. Kabitan muna natin. Saan yung pinag? Ito yung tinanggal natin sa system. Dito galing yan. Ito lang muna natin sa labas. Pasok mo lang natin mamaya. Check lang natin kung magkakaroon na ng supply yung bias natin dun sa kabilang transistor. Subukan lang natin kung magkakaroon na siya ng bias. Kailangan lagi lang natin sa 2.5 and kasi 0.20 or 0.25 at 0.25 or 30 lang ang supply dapat niya. Yan, lagay natin sa 2.5 DC. Ayan. Ayan, saksak natin para makita natin. Power on natin. Ayan, naka-power on na. Sukatan nga natin ang bias kung normal na. Ayun, meron na, yung kanina, meron to kanina. Tingnan natin yung kabila. Ito yung wala kanina eh. Ito yung walang bias. Ayun. Kung mapapansin nyo, normal na. Ayan. Ayan. Ibig sabihin, pwede na natin itong kapitan ng transistor. Hindi nasisibakin yung pyesa natin. Ayan. Hindi na kailangan mag-isa-isa pa rito kasi normal na yung bias. Ayan. Kanina, kaya wala itong supply yung kabila dahil open yung itong resistor natin dun sa supply. Open yung 5 watts natin na 0.25 kaya walang supply dito sa kabila. Tingnan natin yung kabilang channel. Ito yung buo, yung kabilang channel. Parehas na siya ng bias supply.
Pag na-check natin na parehas na, okay na yung normal na yung mga bias, pwede na natin siyang kabitan ng mga output. Ibig sabihin, hindi na yung sisibakin. Pag normal na yung bias natin, okay, kabitan na natin siya yung mga output para makita natin kung tutunog na. Ayan na, ikabit na natin yung mga transistor output natin. I-test natin kung normal na yung bias na nakabit yung mga output. Kailangan sunod lang muna natin bago natin i-direcho para hindi agad sadukin yung transistor natin. Sunod lang natin para makita natin. Sunod lang natin.
Ayan. Normal. Kailangan magpapatagalin yung power para kung mataas masyado para hindi kagad sibakin. Ayan. Normal. Ayan. Normal. Ayan, testing na natin para makita natin kung tutunog na. Normal yung bias na nakakabit na yung mga transistor output natin. Normal pa rin yung bias. I-testing na natin, kapitan natin yung speaker. Testing natin para makita natin kung gagana na. Power on natin. Ayan, nakakabit na yung speaker natin. Ayan. Ayan, okay na. Tumanog na. Yan lang yung naging problema. Bali, dalawang transistor output, tsaka yung fuse, tsaka yung 0.25 na na resistor. Ayan. Bali, ito lang yung naging problema niya. Tsaka yung fuse. Okay, assemble na natin para okay na. Natin yung ipin. Okay, i-assemble na natin. Okay na. Maraming salamat.